Yeah! Ganda ng intro na yun. Ang guest natin for tonight is a certified OPM rock icon. Yan. Singer-songwriter, multi-instrumentalist, record producer, actor, and entrepreneur. Timster, let's give it up for Mr. Rico Blanco! Have a seat. Yeah. Mabuti. Ano, two things in common kami ni Rico eh. Yung music, pero yung isa talagang lately na lang nalaman nila. Yung pagsasayaw. Yung hindi lang siya mahilig magsayaw, magaling siyang magsayaw. Iyon. Baka humingi ng sample. Mamaya. Ayan. Ano, isang hilig ko na kasabay kasi pag music sa akin. Oo. Pagkanta, pagsayaw, parang pareho lang. Pareho lang, ano? Bago ako maglakad, sumasayaw na ako. Ayun. Hindi pa kumpleto yung mga vocabulary ko. Meron na. Pinapakanta na ako. Okay. So, I guess mahilig talaga sa amin na kantahan at magsayawan, magtugtugan, ganun. From both sides of the family, sa mother side and father side ko, pag may get together, may gitara, may piano, nagkakantahan lahat. Yeah. Tapos yung lola ko, early on, tinuturuan lahat kami mag-baile. Ayan, baile. So, from iwa-waltz niya kami nung maliit pa kami, patong lang ako sa paa niya. Paa niya. Diba? To nag-transform na sa iba-ibang klaseng sayaw and ganun din sa pagkanta. At so, hindi ako pinilit. Gusto kasi mo lang kami magkakapatid. Ako lang yung sinong kakanta? Me! Ayun. Sino sa sayaw? Ikaw. Yung frontlining, talagang siguro yun yung how you were created eh. Yun yung design mo. Hilig ko. Nung teenager ko, ang ingay ko, lakas ko magpatugtog ng music. Nahilig din ako sa sound system. Ang ganda ng tunog. Uh-oh. Kanta ako ng kanta. In fact, nung naging trabaho ko na siya, na professional na ako, doon pa ako nahiya eh. Pero nung bata ako, nako, hindi ako siguro maawat eh. Yun ang problema nga. Minsan pag hindi tayo nagiging bata. Totoo yan. Kailangan hanapin uli yung fearlessness and an adventure, yung pagiging adventurous nung bata. Something I always try to go back to. As an artist. Paano ba ang unang introduction mo sa music industry? Bago pa ako na punta sa River Maya, a band na nabuo namin siguro early 90s, no? But we were performing to bars na, in bars na walang tao. And then yung pambayad sa amin, enough lang para pang rehearsal studio uli namin. Oo. Para mag-practice uli kami at makatugtog uli the next week. Wala na naman tao, pero at least may pang rehearsal studio kami. Minsan na nga lang nagkaroon ng tao dun sa bar na yon. Eh sila Noel Mendez pa yung mga pumasok. Nakatakot naman. Sabi ko, Diyos ko, Fahrenheit yung pangalan ng banda namin. Album pa ng Toto, di ba? Oo. O yung pabango na Fahrenheit. Oh, oh. So very... Oo, alam ko yung pabango na yun eh. Pop jazz. Liliab yun, yung amin yun eh. From that na pop jazz, shifting to River Maya. Wala kasi nga ano eh, parang hobby ko lang. Nakarinig ako sa radyo ng banda na naghahanap daw ng rhythm guitar player, drummer yata, o hindi ko, pero keyboard player. Hindi ako makahisingit sa audition kasi may magaling mag-keyboard talaga, medyo jazz. Sabi ko, galing. Hindi ako makasingit. Awa ng Diyos, tumugtog sila ng mga Metallica, na mga heavy metal na kanta. Eh di yung jazz keyboard player, iniwan yung keyboards, ayoko yan. Oo. Na-open sakto yung keyboard, naman. Nilagyan ko lang kung ano-ano. Oo. Natuwa si Nathan. The rest is history. And, nabuo namin yung grupo na eventually we called ourselves River Maya. River Maya. Meron akong mahabang yellow pad na ang daming kunilistang pangalan doon. O, pili kayo dito. River something. Tapos yung isa doon, River Maya. May ibang pangalan.
Yung isa doon, Super Lolo, yun yung gustong gusto ko. Eh. Oh, yun yung gusto, ganda actually, maganda yun. Yung gustong gusto ko eh. Kasi Pinoy, pero parang pag, pag international, pwede pa rin. Eh. Tuwa-tuwa kasi ako noon sa pangalan ng Rizal Underground eh. Sina Mike, parang sina Mike, oh. Filipino, pero parang kahit di ko Filipino, ang ganda pa. Maano, masakya mo. Ngayon, i-request ko nang hawakan mo na yung gitara yan kasi isi-segue ko na yan. Sige, pag-usapan natin mga kanta. Pag-usapan natin yung earlier music mo. Doon sa unang audition na pinuntahan ko, nagko-cover lang ng iba-ibang nag-audition na mga kanta. Sabay nagtanong sila kung sino may mga original songs. Eh, by then, marami-rami na akong... Ah, nakabaon ka na. Nasulat na kanta. Alin dun yung mga una? I think yung una kong tinugtog yung 214. Yeah! Sige. Am I real? Ganun lang na. Do the words I speak before you make you feel that the love I left for you will see no ending? Tapos... Well, if you look into my eyes, then you should know that there's nothing new to doubt, nothing to fear. And you can lay your questions down, 'cause if you hold me, we'll get fade into the night, and you know you're a good time. Everything you love, still you shiver. First time it comes, but longer than it lasts, I'll be by your side, forever by your side. You are good. Version na yan. Chill lang. Siguro chill lang. Baka kasi ganyan kalapit kasi yung kinakantahan mo. Kaya medyo... Hindi ko po naisip eh. Yung mga ganun lapit-layo. Kaya basta... Oo. Kung magagamit ko lahat ng akorde na alam ko sa isang kanta, gagawin ko yun. Yun padamihan. Yun yung type ko nung I was about 18 when I wrote that song. How does it feel na people are singing along? Kinikilig ka pa rin ba? O wala na? Sanay ka na? Walang sanay eh, kasi in our household, everyone is singing along. There's no bida. Mm-mm. And even in my shows, the star of the show is really the community. Mm-mm. The audience thinks they're watching a great show. Uh-oh. They don't see what I see every night. Mm. The show is really down there. Uh-oh. And so, I get the treat every single time I perform. Yeah. I have the best view. I'm sure. I have the best. So, naisahan mo sila. Eh! Kasi show, pero sila pinakanta mo, parang madaya yun, di ba? Di ba? You can take. I write the songs. Kayo naman kumanta. Yeah, tama yan. I wanted to write songs that would be fun mm-hmm. for the touring part of our lives. So, yeah. We wrote some songs na pangsarap din tugtugin sa gig. O, di ba, may LC? Upo ko sa window seat. Wala naman LEC yung aeroplano. Oo. Pero yun yung na-imagine ko eh. Yung LEC? LEC, oo. So, tungkol saan kaya? Ah, siguro yung kaibigan na ikaw yung LEC, ikaw yung... Hindi ko alam kung kakalabas lang ng wind beneath my wings noon or something. Ngayon mo lang naisip ako. So, baka, hindi ko alam. Or basta naisip ko, LEC, tungkol sa pagtutulungan. Ganun. O, gawa tayo ng story. Ano? So, gusto ko, do it. From start to finish. Kasi wala pa kaming ganun. Kakantayin ko ngayon kung mag-second voice. Ako, wala na lang. So anyway, ito siya. Yun ang pagkatapos. Bago automatic na ang luha. Tuwing naghahating dami. Pag imposible mapatawa. At di na makuha na. Sa akin ang ikaw ay
Dala na, na-witness ko minsan na nag-perform kayo nung panahon na yon. Yung ang lakas ng boses ng audience. May wagang LSC! Bilang lahat. Yung, lahat sila, palseto, lahat. Ang galing, ang galing kumanta ng audience sa atin. Oo, naman, sa lahat ng bansa. There have been times, dumadating sa punto na, minsan madami-dami na rin tayo na sulat. Mm-mm. Hindi ko na-memorize lahat ng lyrics. Ayun, yun lang. Yung mga... Halatang halata pag mali. Oh. Hindi, pero gusto kong pagbigyan yung mga request. Oo. So kahit yung mga hindi ko masyado natutugtog, tugtugin ko yan, subukan ko tandaan yung chords. Oo. Pero yung lyrics, aba, eh kayo na bahala dyan. Yun na, yun na nga. Oh, so sinisigaw naman sa akin on stage, or minsan sila na kumakanta, naaalala ko naman, bumabalik naman. Himalang hindi mapakantay himala. Kailangan eh. Himala. Kunting himala tayo dyan, di ba? Walang himala. Himala, yung family namin tuwing Holy Week, nagpupunta kami sa Los Baños, sa Pansol. Actually, mula nung maliit pa kami. Nung naging professional ako, it was one of those occasions where I could really find some alone time and quiet time. And then, laging may nasusulat akong kanta. Pag nandun? Pag nandun. Every year. Ah, wow! Every year. Okay. And Himala was one of those songs. Okay. Pangarap ko makita ka naglalaro sa buwan. Imagine mo si Med kumakata. Yes. Inanay mo sa akin na gabing walang hangganan. Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Pasito lang siya. Nakikiusap na lang himala. Kasalanan ba humingi ako sa langit na isang himala? Kasalanan ba humingi ako sa langit na isang yun, oh. Yan. Kung ano so, around that time, mapalseto ang mga... Gustuhan ko yung papaseto. Falseto. Pero hindi ganun lumabas sa album natin. Oo nga, medyo belted yung... Banda kayo eh. Tama. So, may opinion pa ng mga kasama mo. Kailangan respetuhin mo yun. Tama yun. Creative differences nyo in songwriting, in playing. Ano yung... How did that come into play? Actually, it was beautiful that we had such diverse taste in River Maya. All the time. Dahil iba-iba kami ng taste, yung idea ko, napupunta sa place na hindi ko naisip pwede niyang puntahan. At the same time, pagka kasi may approval ng bandmates mo, kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa labas ng banda, wala ka nang pakialam doon. Critics? Eh, subukan nyo itong apat na kabanda ko. Mas malakas pa ito mag-criticize ng gawa ko. Eh. So, you know, sometimes when we criticize people or when we give our comments actually speak more about ourselves. Uh-huh. O kung ano lang ang alam natin at hindi natin alam. Uh-huh. I still read because it gives me an idea kung nasan pa lang ang mga critics. Ah, okay. Medyo huli pa sila. Oo. Okay. I hate to do this pero mag-break muna tayo. Oh. Yan. Tayo na tayo. More of Idol Rico when we return on This Is My Story. This Is My Song. Sinungaling ka, please. Di ko matitiis ang mundong ito kundi
ko lang try lamang ngumiti ng pusong pinipili ang pagkala kesa pagkasawi. So, stay ka na lang dyan dahil nag-reg na yung sing-along dyan. Ngayon, story behind the song muna tayo dyan. Hugot ba to o hugot ng iba? I think it, walang hugot-hugot dito kundi sa songwriting hugot talaga. Hugot, okay. Hinugot ko, I think, if I'm not mistaken, dito ba akong sarili? Yes, so. If I'm not mistaken, ang hugot dito probably came from the first line. Oh. I just liked the magsinungaling ka, please. Ang ganda. Oh, and then I built the story around that. I just like the magsinungaling ka, please. I like the way it sounded. Yes. I like the shock value. Yes. And then just, anong gra-rhyme dyan? Di ko matitiis. And then, ano ba magandang sumunod dito? Ah, alam ko na! Oh, ito na yung topic ng song. Okay, ano? Gawin natin tungkol sa ano. Ganun. It works talaga na yung start mo. A good start is very important sa kanta. It's very important to have that moment of inspiration na malakas. Kasi in between, from that moment of inspiration, from that time, hanggang matapos mo yung recording, yung songwriting mo, yung recording mo, ay yung arrangement, yung recording, yung mixing, yung mastering, madaming meticulous na process na mahirap. Yeah. Pagdadaanan mo, and you can get lost along the way, or yes, tatama rin ka along the way. So, importante malakas yung moment of inspiration mo, kasi babalik ka dun eh. Doon. Ano ba yung original na naramdaman ko? Yun na. Ano ba yung original na idea ko na nagpa-excite sa akin? Babalik-balikan mo yung para tuloy-tuloy ganahan ka dun sa ginagawa mo. Correct. It's hindi nakakalam. Easy a few hundred hours spent in the studio. Or even before the studio, just... The first part is easy. Magsinungaling ka, please. Eh, paano yung second verse? Yun na. Eh, paano yung chorus? Eh, hindi nag-rhyme. Kulang ng apat na syllables. Nakaw. Eh, medyo corny pag ito. Eh, paano yung bridge? Anong mangyayari sa bridge? So, mahaba. It's yung left
side or right side ng brain, yung hindi creative, yung logic, yun na nagtatrabaho the rest of the time. Yeah. Medyo mathematical na nga almost yung problem solving ng isang composer. So, you have to always have that left side or right side. Ano ba yung mas creative? Basta nag-uusap sila lagi habang... Hindi ko alam eh. May sundang ko. Yun na. Baka left, baka left. Habang nagsusulat ka ng kanta, nag-uusap yung dalawang side. Ngayon, ito, first time, well, nagawa, inawa in the past, mga tagal lang hindi nagagawa. Pero, we welcome you to Tim's Karaoke. Okay. Sorry, medyo, sa dami kasi ng kanta mo, kahit snippets lang of songs, sising along ang ating mga, lakasan nyo ang pagkanta, ha? Sige. Ayan, yan. Di nakapalag. Tayo sa... Umaraw Mulan. Ayan, ayan, ayan! Hindi mo... Dumating sa akin yung melody ng refrain, yung part before the chorus. Yes. Yung tawag ko refrain. Ewan ko anong tawag talaga doon. In a dream. Doesn't really happen. Pagising ko sa umaga, meron na akong tono ng... Dahil wala rin nangyayari. Wala rin magagawa. Complete with second voice. Oy! Sa aking panaginip. So... and most of my songs come to me in the morning. Sino ang isang second voice? So, wala kahit. So, ito siya. Okay. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan nang alik ng kamalasan. Forward. Kaibigan, huwag kang magpapasindang. Kaibigan, easy lang sa iya. Dahil wala rin mangyayari, tayo walang mapapala. Huwag mong pigilan ng pagbuhos ng ulan. Panahon para maging hari, panahon para madapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang mga ganun na tayo, no? Oo, Tapos, nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? At the right place at the right time. Two roads intertwine. Walang mintis, lahat nakakasing along sila. Ang galing nila eh. Oo. Yun naman akin. Pala, hindi pala. Ko. Oh, yun na, kanina pa ako. Ganun eh. Yung host naman. Tell me something. When the rain falls on my face. How would you quickly replace it with golden summer smile. Tell me something when I'm feeling tired and afraid. How do you know just what to say to make everything alright? You even realize the joy you make me feel when I'm inside your universe. You hold me like I'm the one who's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around.
I don't know, lyrically, the entire concoction to me is gourmet. And I love it that you can shift from the right to the left and the middle, and hanap kasi ang reinvention eh. Parang you always come up with something. Parang hindi ko siya sinasadya for reinvention sake eh. It's, even from the start up to now, hindi ko iniisip na I will be relevant forever eh. Habang may opportunity ako ngayon at may tao nanonood sa akin at may at iniimbitahan ako tumugtog sa lugar nila, gagawin ko na tong crazy idea ko na hindi ko pa nagawa dati. I mean, I like the concept that why there's still so much I want to do. And there's so little time. There was one time na pa yung naka-ano ka, yung tawag ko doon, promil eh. Mm. Yung may ganun, yung may... Nung naisip ko kasi mag-pay tribute sa ating earliest fiesta, earliest festival, Atiatihan. Yeah. And my father is from Iloilo, so I grew up na nagra-rumble yung drums, gigising ka sa umaga, fiesta. It's such an excitement. Never been more excited. That was my first rock experience. Oh, yun in na, my life. Yun na yun. Atiatian. And I wanted to share that with everyone. Correct. I really tried to reimagine what a live show can be. Yeah. It's part theater, it's part dance, it's part rock and roll. Yeah. One-fourth rock and roll na lang ang natira. And you had this... It's tribal. It's band. Someone described it for me, thankfully. Oh, nadalian ako tuloy mag-describe. It's East meets West. Oh, my influences sa techno, electronica, and very European na classical chords. Yes. Mixed with our very tribal and Filipino percussiveness. Percussiveness. And some melodies na very oriental. Ano talaga? Cornucopia of just so many things in there. Oh, but yung naisip ko siya, it was just something that got me excited. Mm-hmm. Now, okay. For the longest, you were working with, sabihin na natin, mga barkada natin sa Hit Productions. Mm-hmm. Ano? You were there, you were, parang nagpatali ka, I mean, in a sense, parang, ano yung mindset mo na suddenly you want to be in a system that controls your work? I enjoy converting people's ideas into reality. Ah, okay. And trying to interpret non-musicians when they say, we want something fun and big, but kind of sad and simple. And I don't scoff at their ideas just because they're not musicians, because I know that they know what they're doing. Mm-hmm. But yung talagang reward sa akin yung pag sobrang saya sila na dun sa creation. So challenge sa'yo na mapasaya sila. So that's a, collaboration is really something I enjoy. Okay, that is one very strong tip, lalo na sa mga batang masyadong maaangas palag ng palag sa kliyente. Eh, minsan kailangan pakinggan lang natin kung ano yung sinasabi. Konting humility. Because I think yung mga clients natin, they have ideas in their heads. And we need to help them convert it into reality. Brilliant. Just because they don't know our musical terms doesn't mean they don't know what they're talking about. Yes. With that, mag-break lang muna tayo. Mamaya yung ating pinakaabangang improv game with Rico Blanco dito lang sa Tim's. This is my story. This is my song. Up next on Tim's. Bibig mo'y gospel ng kalokohan, katotohanan ay binababuranda. Alright! Ayan! Welcome back to Tim's. Oras na para subukin ang bagsik, ang galing, ang tikas, ang talino ng ating panauhing pandangal, Rico Blanco, sa ating improv game! Para lang, kasi may nanonood siguro sa ating gusto matuto magsulat. Ano? Oh. Hindi talaga siya galing lang or talino. Oh. Ano. It's all about having fun. Ganto! Papakita na natin, hindi kailangan ganun kaseryoso. Yes! O sige, salit-salit! Ganto, tatlong Tagalog, tatlong English. Okay. Six words. Okay. Dumi-level na tayo. First word, Tagalog. Up. Sinungaling. Predictably. Templo. Dedication. Bakuran.
Gospel. Gospel na. Okay, you have 5 minutes. Pare, ano to ah? Sinulat ko na, pinakinggan ko sa utak ko, pero hindi ko pa siya tinutugtog. Oh, so, oh. First time natin maririnig sa mga lahat. Kasama ako. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay yun. Tingnan natin. Sana magustuhan mo. Game? Game! Bibig mo'y gospel ng kalokohan, katotohanan ay binababuran. Dahil dyan, ako'y may dedication, inaalay lamang para sa'yo. Bumalik ka na lang, parang awa please, sa kung saan mang templo ka ng galing. Hindi ko na ikaw matiis, you're so predictably sinungaling. You're so predictably sinungaling. Ganda! And that's what separates the man from the boys. Yeah! Yun na yun eh. Yung mga clincher na yun, internal rhymes, end rhymes, multisyllabic rhymes. That's how it's done. Yeah. Yun. So to kids, just play. Play, have fun. Don't listen to the mga YouTube experts and Facebook experts na trying to analyze one song is taken from another old song, kinopya, ninakaw, gano'n. Just play. Actually, I remember naging co-mentor kita sa Elements. And you were pushing the kids to think out of the box. Because lahat po nung na-come up na lines, tried yung the usual cliche lines. Ayaw pumayag ni mentor Rico. Oo, sayang eh. You have the chance to write something that hasn't been written before. Or maybe in a way that hasn't been written before. Wala naman totally original. Si God lang ang nakakagawa ng totally original. Oh, naman. Tayo lahat nire-rearrange lang natin. But the way we rearrange things, how do you arrange your shoes or your clothes in your closet? Yun. That's how you arrange words and chords. Ano. We're all co-creators lang. Eh. Yun na nga. You came up with something superb in 7 thank minutes. Thank you. Yan, yan. Thank you. Thank you for you're inspiring welcome. Me. Oh, and thank you for sharing your music. You're so generous. And we appreciate that. Appreciate that. At pwede mong imbitahin sila kung ano man ang anything new with you, meron your album. Meron akong bagong album, Dating Gawi. Available sa lahat ng mga record stores. And kung online ang trip nyo, it's also available digitally. Pwedeng streaming sa mga Spotify, Deezer, Amazon. Yes. It's also on iTunes. Paki-check out po, Dating Gawi. Doon po galing yung song na kinanta ko kanina, yung Huwag Mong Aminin. Yan. Pwede sana isang track yung predictable sinungaling. Maganda, maganda. Bagay ito. Pasok pwede. Yan eh. Pwede yung bonus ito. Track pag nag-release ka na. O, next album. Sama natin ito. Ayan na, ayan na. Ayan, okay. At kung na-miss nyo po, saan ka ba pwedeng hanapin? Twitter? Nasa Twitter ako. Kaka-dyan nyo ba dito? Ayan na. Ito, 1, 2, 3. Ito yung Twitter ayan, ko. Ayan, o. Ayan. Ayan. Tapos ito naman yung Instagram ko. Ayan. Oo. Oh. Uy. Tapos ano meron din akong Facebook. Facebook? Ayan, sige. Teka. Yan! Ayan. Okay. Naunahan mo ako? Okay. Kung masyado mabilis at na-miss niyo yun. Okay, eh dito naman ako. Ako okay, naman. Sige, sige, ako sige. Naman, ha? Ito, puntahan niyo po ang aming Facebook page at doon namin i-AMDA, i-direkta ang Facebook naman ni Rico Blanco. Ito ang aming Facebook page. Oh, ganda. This is my story, this is my song. Ganda. Yan. Pag yan eh, pinlip mo. Hoy. Ha? Light Network. Ayan. Pahawak nga. Ayan, hawakan mo. Ayan. Oh, di ba kumikinang? Nakakatusok yan. Ayan.
Ito matindi, pag binato ko sa'yo, yan, pag binato ko sa'yo, magiging ano yan. Oh, ready natin ang camera. Sige, ibabato ko kay Rico. Gano'ng kalaki ba yan? Sabi mo na sa akin. Ibabato ko kay Rico, ha? Oh, ready tayo. Babato ko ngayon kay Rico. Hop! Hop! Ayan. Ito, ayan. Eh, oh, Rico Blanco. Ang linaw, oh, nakasulat, ito, oh. Ayan. Ito mabigat, ha? Ayan, mabigat. Bato mo sa akin. Hop! Ay! Nako, lumagpas! Sorry, sorry. Dali, dali. Sorry. Yeah. Ayan. Okay. Tiklop na natin. Ito magic dito. Pag pinagpag mo, yung mga fans natin na nag-comment sa fanpage. Galing kay Lailani Santo Domingo. Yan. Enjoy your show today. Thank you for featuring these awesome composers. Galing naman kay Robert, kapatid nila. Robert M. Bamba. Yan. I enjoyed watching your first time ko. Your first time ko. At nakikita ko pong, ayun, maraming parangal pa ang mayaabot nyo po sa mga singers from oldies to new artists in music industry. Yan, tiklop na natin. Yan, bulsa ko na lang. Yan. Patuloy nyo pong suportahan ang aming Facebook page. Kung pwede nyo pong bisitahin at i-like, pinakita natin kanina. At kung na-miss nyo, ito ulit! Ang galing ni Marlon, talagang nakikakabit niya. Ito naman ang aming Twitter page. Ito ang Light Network page. Ito naman ang akin. Ah, may cramping pang kasama. May cramping, ha? Ayan, o, sasara ko na. Sir, meron ko bang gustong pasalamatan? Apare, everything. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin all these years. Mm-hmm. Thank you for continuously inspiring me. Tapos kung may messages kayo, ay ano, message niyo ako sa social media. Ayan. Salamat sa Giordano. Yun na. Giordano. Sa Valda and sa lahat pa ng aking mga sponsors. Yes. And there was a time sinuportahan ko yung apparel mo. Oh. Naalala ko yung apparel mo noon. Oh. Ayan, kaya lang. Giordano, bibigyan kita ng ano? Mahilig ka ba sa Voltes 5? Aba, oo. Kahit yeah. Voltes 4, pwede. Okay. Ayan, supporta tayo. Ito naman, I'm sure ikatutuwa nila kung humingi ka sa kanila. Ito yung isa sa mga sponsors from the very beginning, year 1 pa lang, ang Francis Magalona Clothing Company. Okay. FMCC, 3 stars yeah. And San Pinoy na Pinoy. In case lang, andyan lang ang FMCC. Trade tayo. Trade tayo, ayun. Trade na lang tayo. Ayan, yan ang maganda. At kung mapapansin nyo po na kumikinang ang aking kutis. May ganun, ano? JKN Skin and Surgery Specialist. Ito po ay mga kaibigan natin sa industriya ng pagpapaganda. Yan. Tiis ganda paminsan-minsan. From Dr. Jamie P. Nunez at Dr. Catherine Llanera Nunez. Maraming salamat for taking care of me and of us. Yan. At syempre ang ating matikas, ang macho na musical director, Marlon Oliveros. Ang ating staff and crew. Yeah. Ang ating studio audience. Alam nyo, ha? Special shout out sa studio audience sa pagkasing-along nyo. Panalo kayo! Banglase. Alam, bihirang mangyari na ganito karami ang tao tapos sing-along pa. Ayun na. Kasi kung kami lang ni Marlon ang tao dito. Ayan. At saka misis ko, paminsan-minsan. Ayan, maraming salamat po sa ating very special guest, Mr. Rico Blanco. Yay! At syempre, sa inyong lahat po, Teamsters, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. So this is my story, this is my song. Asahan niyo po ang patuloy naming pagsusumikap na pagandahin ang ating programa. Ako po si Junji Marcelo, nagpapaalala sa inyo na whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Of course, Philippians 4:8. Ito po ang programa nagbibigay ngalan at parangal sa mga taong instrumento ng Diyos upang lumika ng mga awitin. Ito po ang This Is My Story, This Is My Song. Kita is mo last week. To God be the glory. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior
the day alone. Na 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 na.